Good afternoon, especially to my students under this subject, Integral Calculus. No? So, welcome again to another semester. So, bale, pangalawang semester na natin to na may flexible learning, no? Or yung tinatawag natin na distance learning. So, I hope by now, kahit pa paano naka-adjust na tayong lahat. Anyway, laging tandaan na learning is always personal. No? So, nasa sa'yo yan, nasa atin yan kung gusto nating matuto talaga o hindi. Kung gusto nating matuto, lagi may paraan. Kung ayaw naman, kung medyo tinatamad, laging may dahilan. So, swak na swak yung mga linyang yan, lalo na ngayon sa mga panahon ngayon na bilang students, ang dami nating pwedeng gawing alibay. Actually, no, sa side naman ng mga faculty like me, hindi ko ma-verify kung yung mga sinasabi ng students ay totoo. So, tiwala na lang na ganun yan yung nangyayari. And I hope you understand, mga students, na sa panahon ngayon na hindi lang students yung nagsastruggle, na pati rin yung mga faculty. And then, we also try our best na maging mas patient sa inyo. So, huwag nyo na lang abusuhin. Be honest na lang sa mga ginagawa natin dito sa klase na. So anyway, this is Integral Calculus. Ang prerequisite sa subject na to ay Differential Calculus. So textbook, ito yung reference natin, no? TC7 or yung Calculus 7 by Leithold. So Louis Leithold. Bale, ito rin yung reference textbook ng Differential Calculus, yung chapter 1 to 3 dito sa book na to. Ang Integration or Integral Calculus ay nag-start sa chapter 4. So, kung meron kayong ganito na, mas okay. Ito yung primary textbook natin. But, of course, hindi natin dinidiscourage, no, na humanap kayo ng ibang references. Mas ini-encourage pa nga natin yun, lalo na yung mga PDF resources natin. Actually, naghanap ako ng PDF na version ito para sana maibigay ko sa inyo, pero wala masyadong available na TC7 na PDF. Parang lahat ay na free, no? Walang available na free. Madalas ay may subscription or binibili. Anyway, ito yung cover page, no? Yung kung gusto niyo bumili, meron yata sa National Bookstore nito. Kaya lang yung mga bookstore ngayon nagkakaanuhan din ng mga supply ng mga libro, no. Anyway, sa library pwede kayong humiram siguro, no? Ito yung cover. Parang ano, you know, parang Matrix or Transformers, so yung lumang aliens na movie, no. So anyway, this is a 3-unit subject. So pag 3 units, of course magmi-meet tayo ng 3 hours per week. So, madalas twice a week and 1.5 hours per meeting. So, bale ngayon sa lesson na to ay introduce na natin yung integral calculus, tapos i-discuss natin yung simple power formula. No? So, meron agad tayong topic na i-include natin to sa first quiz natin. Quiz agad, no? Kakasimula lang. Anyway, ito na, simple power formula. Mamaya, no? Later. After natin ma-introduce yung integral calculus. Okay, so integral calculus ay isang another branch of calculus. Actually, dalawa lang yan, no? Differential tsaka integral. So, inverse lang actually ng integral or ng differential calculus yung integral. So, marami tayong familiar tayo sa ibang inverse operations sa math. We have addition, subtraction, so baliktaran lang. And then we have multiplication and division. Ito rin, no, sa calculus, yung differential calculus or yung differentiation tsaka yung integral calculus, or tinatawag din natin na anti-differentiation or integration. So, ang madalas natin na analogy dyan is ito, no? Ang differential calculus ay parang baka na ginawa mong corned beef. Kasi nga, mas parang pag-power, power formula, power function, dinidemote mo siya to a lower order. So, parang, yun, parang baka na ginawang corned beef.
Integral calculus naman, ito naman yung corned beef na gagawin mong baka. From a differential function, kukuha ka ng mas general na function out from that differential na function or equation. So, parang sa mas maliit, gagawa ka ngayon ng mas malaki or mas general na equation. So, sa geometry, ang differential equation, kung maalala nyo, ay ang makukuha mo ay slope ng isang function or ng curve. Dito naman ay yung area. No? Sa integral calculus, makukuha mo naman ay area. Kasi nga, mas kinukuha mo yung mas general na form. Kaya madalas na ginagamit siya sa area, volume. Parang ang idea or ang concept talaga ng integral calculus ay meron kang for example lang sa area, meron kang maliliit na areas, tapos i-integrate mo, isum up mo lahat ng maliliit na areas para makuha mo yung buong area ng curve. So anyway, dito naman yan, no? Again, no, as I've said earlier, ito ay branch ng calculus where we study integration or yung tinatawag natin na anti-differentiation or yung reverse lang ng differentiation. So, application is, main application is area between curves. So, for example, dito sa left side ng ating slide, meron tayong curve dito, no, itong red. So, this curve is, represented siya ng isang equation, no, diba? Meron tayong mga first degree curve, second degree curve, third degree curve. So, it's represented by an equation. And then, kung gusto mo, kunin mo yung area, for example, ng curve bounded by these limits, yung 1 to 0. For example, area bounded by the curve from 0 to 1, dun ma-apply yung integration. So, meron kang limits sa 0 to 1. So, yun yung pinaka-usual na application ng curve, ay ng integration. Other applications, we have center of mass, sa statics, ma-encounter nyo ulit to. And then you have surface area, kasi nga may area, and then volume. So, volume is area, again, no, area times height. Pwedeng distance, velocity, and acceleration, no, yung rectilinear motion. And then you have the average of a function, sa probability, no? Function, and then probability. Average of a function pala, hindi pero ito, and then probability. So anyway, those are just some of the applications. Ito yung pinaka laging nagagamit na yung integration. So yan yung integral calculus. Okay? So meron talang tayong dalawang types ng integral. We have the definite and indefinite. So ito lang yung major na kaibahan nila, no? So sa definite dito, makikita mo na specified yung limits. No? Mayroon kang lower limit and upper limit. Ibig sabihin, gusto mong kunin yung area, for example, of this area bounded by the curve, which is represented by f of x, and then from a to b. So, ito yung magiging area na gusto mong kunin. So, i-integrate mo. Yung symbol natin ng integration is ganito. Parang na-extend na letter s. And then you have a defined lower and upper limit ab. I-integrate mo ngayon yung f of x na function with respect to the variable x. So, ang kagandahan lang nitong definite na integral, ay makukuha mo talaga yung value niya, no? Kung ano yung area dito, no? Kasi may evaluate mo, i-substitute mo yung b tsaka a sa function. For example, meron kang function na ang f na makukuha mo ay y equals x squared plus 2. So, and then meron kang a equals 1 and b equals 2. For example, so sa y equals x squared plus 2, substitute mo yung b sa x. Meron kang 2 squared plus 2, tapos minus 1 squared plus 2. So, makukuha mo yung value nito, no? Ito yung ibig sabihin nun, yung fb minus fa. So, anyway, maano natin yan sa mga examples, no? So, dito naman sa indefinite, wala kang defined or specified na limits. So, parang continuous. So, meron ka lang bagong inintroduce dito na constant. So, yung tinatawag natin na constant of integration. So, ito yung napapa-indefinite sa kanya. Kasi yung constant dito is a variable. No? Hindi siya, ito yung nagre-represent ng lahat ng integral na pwede sa isang
differential functions. Anyway, parang mas nakakalito na tuloy. Anyway, basta yun lang yung kaibahan. Ang definite, meron kang specified na limits kung saan mo makukuha yung or saan mo i-integrate from lower limit to upper limit. Dito naman sa indefinite, wala kang specified na limits. Meron ka nang i-introduce na constant para ma-represent yung continuity ng limit mo. So, some definition lang. Ang f of x, ito yung integrand or yung function natin. No? Ito yung equation. And then we have the dx or the integrating agent. So, dx. So, pwede maging dy or dz. Ibig sabihin lang yan, pag dx, i-integrate mo yung function mo with respect to x. Pag dy naman, i-integrate mo yung function mo with respect to y, and same with z. A and b are the limits, so the upper and lower limit. So, and then you have the x variable of integration, and then you have the c again, mentioned earlier, is the constant of integration. Okay. So, the definition of antiderivative or the integral, ito yung kabaliktaran naman ng derivative. So, a function f is called a function f is called an antiderivative of the function f on an interval I if ito, f, derivative to ng malaking f is equals to maliit na f. So, baling original na function natin dito is f of x na malaki, no? And then, di ba, pag naalala nyo, pag nag-derivative tayo, nilalagyan natin ng prime. Example, y equals x squared plus 2 ulit. So, ang derivative niya ay y prime equals 2x plus 0. Or 2x na lang. No? Anyway, ito yung parang derivative, which is also equal to this. Kasi kanina, previously, f of x yung naging function natin dito. No? For every value of x in I, or interval. No? So, if f is a function of... So if f is the function defined by this one, sabihin, meron kang function na 4x cubed plus x squared plus 5. So, kapag kukunin mo yung derivative natin dito, maalala nyo, ang derivative natin is ito, 3 minus 1, tapos yung 3 divide 8 times mo sa 4, no? So, magiging 3 times 4, 12. Tapos yung 3, ma-minus 1, magiging x squared. X2 naman, x squared, magiging 2x, 2x na lang, no? Tapos ang constant, ang derivative ng constant ay 0. So, yan lang, no? Therefore, since dito, ang f prime x is just equal to small letter f x, so magiging equal lang dito, no, dalawa. Thus, f is the derivative of f, and f is an antiderivative of f. So, yung maliit na f is yun yung derivative ng f na malaki. And conversely, yung f na malaki, yung uppercase na f, is the antiderivative of f. Kasi nga, sabi natin kanina, baliktaran lang. And suppose meron ka ding isang another function g, which is represented or defined by this, 4x cubed plus x squared minus 17. Kung mapapansin nyo, pareho lang yung derivative ng dalawang function na to. No? 12x squared plus 2x, kasi magiging 0 yung 17. So, pareho sila ng derivative, pero magkaiba talaga sila ng function. So, therefore, g is also an antiderivative of f. Actually, any function given by 4x cubed plus x squared plus c, where c is constant, is antiderivative of f. So, parang kahit anong value yung nandito, negative 17, plus 5, or plus 3, plus 2, minus 3, minus 2, lahat ng function na yun, yung derivative nila ay equivalent lang dito sa 12x squared plus 2x. Kasi magiging 0 yung derivative ng constant. So, ibig sabihin, pag nagdagdag tayo ng constant na c, ito na yung general na integral ng function na ito, no? 12x squared plus 2x. So, ito yung general na solution mo, general integral solution para sa derivative na function na ito. So, kaya magdadagdag tayo ng c for indefinite integral to represent na ito, no? Yung variability sa constant na ito. Okay? So, yun lang yung kahalagahan ng variable na c or yung constant of integration. Anyway, may mga problems tayo na pwede natin kunin yan. No? Meron tayong tinatawag na mga boundary conditions na
magbibigay sa atin ng value ng x tsaka y. For example, for this example, pwede tayong mabigyan ng value ng f of x tapos x para makuha natin si c. So, mga ganun. Anyway, hindi pa naman yan dito na. Baka later or sa mga succeeding subjects nyo pa yan ma-apply. So, bali, ang integral calculus na subject na to is ang mga discussions ay parang purely process of integration, mga standard na integration function or equation. Kasi parang sa differential calculus, meron tayong standard na mga equation, di ba? Kung cosine, may sine. Kung x squared, laging 2x yung derivative. Kasi power rule, may trigonometric functions tayo na rules. So, ganun, no? Same with differential calculus. Ang integral calculus ay maraming kakabisaduhin, no? So, kailangan mong i-memorize yung mga standard na equations na equivalent na integral, no, na isang function. So, yun lang naman yung medyo mabigat dito sa integral. Marami ka lang dapat i-memorize. Dati yun, no? Na hindi online. Kasi pag quiz or pag exam, pag hindi masyadong ganun ka mapagbigay yung teacher, yung hindi nagbibigay ng mga equation, ganun. Kailangan mo talaga i-memorize. No? So, medyo marami kasing i-memorize. Meron kang logarithmic functions, exponential, and then you have trigonometric functions. So, marami, no? Advantage sa inyo ngayon na flexible learning or online learning. Kasi pag online quiz or online exam na, pwede ka magtabi ng equations na pwede mong i-reference na para mas mabilis hindi ka na mag-memorize ng mga equations. So, yun yung advantage. So, anyway, yun yun, no? Antiderivative is just kabaliktaran siya ng derivative. So, parang isang function, kinunan mo ng derivative, tapos ibabalik mo siya dun sa function ulit. So, yun yung antiderivative, yun yung integration. Tapos, ang C is a constant just to represent yung variability ng mga constant na nandito, no? Kasi, kaya nga, no? Huli tayo. Itong equation na ito, 12x squared plus 2x, ay pwede siyang maging derivative ng dalawang function. Or tatlo, or apat. As long as ganito yung parang equation niya, no? Meron kang first term na 4x squared, second term na x squared, plus isang constant sa third na term. So, kaya merong constant na C to represent that variability of the third term. So, yun. So, antidifferentiation or integration is the process of finding the set of all antiderivatives of a given function. So, yun yung ginawa kanina. Ito. Kasi, yun nga, no? May isang derivative na pwedeng maging derivative ng ito. Ito. So, ang integration is the process of finding the general function na magre-result siya sa derivative na ito. So, yun yung antidifferentiation. So, the operation is denoted by this symbol, yung parang extended na S. Wati-wati, no? Ang tawag namin dito dati is wati-wati. So, pag may nakita ka ng wati-wati, medyo nakakatakot na yan. Anyway, and then we write integral of f of x dx is equal to yung function big f of x plus c. So, pag sinabing f of x, a function na ang variable mo ay x. So, ang dx naman, with respect to x yung pag-integrate mo. So, yan. So, where f prime x or the derivative of fx is equal to yung maliit na fx. So, ibig sabihin, ito yung derivative ng f of x mo. Kung sa differential calculus, baliktad, d of f of x dx equals f of x. Ito naman, baliktad. F of x, tapos ang kukunin mo yung general na equation. Okay, so the expression f of x plus c is the general antiderivative or the integral of small letter f. So, yun, huh? May constant na c. We can also say that the integral of, ito, derivative pa rin to, no? Derivative ng malaking f of x is just equal to f of x plus c. Ito, klarong-klaro talaga na baliktaran lang, no? The derivative mo, yung f of x, kinuha mo yung derivative, dinerivative, kinuha mo yung derivative, tapos, i-integrate, di ba?
parang ito yung part na differential, yung getting the derivative of f of x, tapos i-integrate mo, babalik siya ulit sa f of x. Kaya lang meron kang plus c, constant, to represent the, yun nga, yung variability ng constant na term. So yun, huh? So we have the following theorem. So hindi lang nagtatapos dito yung theorems natin. Marami pa actually. Dito lang tayo magsisimula. Yung number 5 is yung na-mention natin kanina na simple power formula. So ito yun, no? Simple power formula. So pag-unahin na natin ito, no? So theorem 1, so the integral of dx is just equal to x plus c. So dito may 1 lang yan, eh, di ba? So 1 dx just equal to x, kasi ang derivative naman ng x ay 1. So baliktaran lang, di ba? And then we have the plus c. Number 2, we have the integral of a function of x, where a is a constant. So ibig sabihin, pag constant yung a, ihiwalay mo lang yan. Lalabas mo lang yung constant na a, tapos yung i-integrate mo ay yung function lang na f of x with respect to x. Okay? So ihiwalay mo lang kung product, no? A times f of x. Sa theorem 3, meron tayong addition, no? Dalawang functions na i-add, tapos i-integrate. So pwede mo lang ihiwalay para hindi masyadong complicated yung magiging solution. Ihiwalay mo lang yung f of x na isa, tapos sa g of x, ito yung mangyayari, no? So meron kang dalawang hiwalay na integration na mangyayari. Anyway, i-illustrate natin yung mamaya sa sample problems. And then, if f1, f2, hanggang fn, medyo katulad lang dito, no? Pero mas maraming functions, ito hanggang fn, meron kang c1, c2, c3 na, o c3, hanggang cn na constants, no? So, medyo katulad lang itong theorem 3, yung 4, pero mas marami ka lang na function. Tapos meron kang constant. So, bali pinagsamang theorem 2 and 3 yung theorem na 4. Okay? So, yun. Ito yung power, simple power na formula, no? So, integral of x to the n, power niya is n, dx. So, magiging integral mo ay xn plus 1 over n plus 1, provided na your n is not equal to negative 1. Bakit? Kasi pag negative 1 yung denominator, walang problema dito sa numerator, no? So, negative n plus 1, for example, negative 1 plus 1 magiging 0. X to the 0 is 1. Dito, magiging negative 1 plus 1, 0. So, magiging undefined to, no? Magiging denominator niya is 0. So, hindi siya applicable sa power formula. Pero, meron tayong separate case for that. Yung lnx, yung logarithmic na function naman. So, later yan. So, yun dun, pwedeng negative 1 yung power natin. So, pero hindi lang ganito yung pagka-integrate niya. So, see? Dapat kabisaduhin, no? Ito, power. Iba rin yung case ng exponential or logarithmic. So, ganun. So, ito, again, ito yung equation pag power, x to the n dx. So, x, magiging n plus 1 lang, tapos n plus 1 din. So, pareho lang dapat yung power mo tsaka yung denominator. Okay? Pag natatandaan nyo rin, pag power formula naman, tapos kukuha ka ng derivative, di ba n minus 1 divided by n minus 1? So, parang kabaliktaran lang talaga siya ng differential na calculus. One way nga to prove your answer or to check your answer sa integral is to differentiate. Pag meron ka ng final na answer na integral, try mong i-differentiate kung makukuha mo ba yung original na function. Okay. So, problems tayo. So, for example, we have this one. What is the integral of x squared dx? So, this is clearly power formula, no? X squared. So, ang n natin dito is 2. So, sabi kanina, xn plus 1 over n plus 1 plus c. So, ang n natin is 2. So, 2 plus 1 over 2 plus 1, that's x cubed over 3 plus c. So, ganun lang kadali, no? And, to check the answer,
kunin mo lang yung derivative ng equation na to, no? So, ang derivative dito ay, baba mo yung 3, tapos yung 3 ay magiging minus 2. So, 3 over 3 x squared. 3 over 3 is equal to 1. Magiging x squared na lang. Tapos, ang derivative naman ng constant, di ba, ay 0. So, babalik ka dito sa equation mo na x squared. So, second is pareho lang, no? We have 3 plus 1 equals 4 over 3 plus 1 equals 4 plus c. Ito naman, 1 over x squared. So, pwede natin sabihin na this is actually x to the negative 2. Okay? Dx. So, ganun pa rin yung gagawin, no? We have n equals negative 2. So, negative 2 plus 1 over negative 2 plus 1 plus c. So, negative 2 plus 1 is negative 1 over negative 1. But, we know that x to the negative 1 is just 1 over x. So, magiging ganito yung final answer mo. Negative 1 over x plus c again. Ito naman, pareho lang, no? Cube root of x dx. Alam natin na yung cube root ay just equivalent to 1/3, no? Exponent na 1/3. So, 1/3 dx. So, 1/3 plus 1 over 1/3 plus 1 plus c. So, magiging ganito yung final na answer, no? 4/3, 4/3, tapos babalik ta rin mo, 3/4 x to the 4/3 plus c. So, ganun lang, no? Ito yung power formula, n plus 1 over n plus 1, provided that n is not equal to negative 1. Okay. Ito is just, kung maalala nyo yung theorem na 3. So, dalawang function yan, we have the 3x plus 5. Meron tayong 3x, meron tayong 5. So, separate lang natin, 3x dx, tapos 5 dx. Tapos ito ay i-apply natin yung theorem 2. Yung meron tayong constant, no? Constant na 3, tapos meron tayong variable na x. So, ito yung ginawa, no? Theorem 2, hinibalay natin yung constant tsaka yung variable. So, and then, dito naman, since wala naman siya ibang kasama, no? Actually, pwede ilabas din itong 5, no? So, magiging 5 integral dx para magiging theorem 1 siya. Diba? Kita nyo? Itong 5, pwede ilabas dyan. Tapos, ang matitira is integral dx, which is equal dito sa theorem 1 natin. Okay? So, saan ba tayo? So, integral of x is just x squared over 2 plus c1. Kasi dalawang function. So, ibig sabihin, meron tayong dalawang constant. No? Tapos, dito naman, 5x plus c2. No? So, c1 tsaka c2. So, simplify, 3x squared over 2. Tapos, meron tayong 5x. And then, we have the constants na, ito, i-distribute natin 3. Maging 3c1, distribute naman natin, maging 5c2. So, yan, no? But since 3c1 plus 5c2 is an arbitrary constant, it may be denoted as c. So the final answer is 3/2 x squared plus 5x plus c. Okay? Since itong constants na to, c1 c2 is variable naman, 3c1 plus 5c2, pwede na natin i-denote to as a single constant na c. So, ganun, no? Bali, ito na yung general formula to represent the derivative na ito, 3x plus 5. So, i-try natin yung derivative to. Kunin natin yung derivative. So, 2 times 3/2, that's 3. Magiging 3x na lang, no? Kasi 2 minus 1. So, 2 times 3/2 is 3x. Magiging 3x na lang to. Ito yan, no? 3x. Ito naman, ang derivative ng 5x ay 5 na lang. So, ito yung 3x plus 5. Tapos yung c, magiging 0. So, derivative ng constant ay 0. So, ito. Meron pa tayong pang-anim na example. So, this is theorem 4, I think, no? Theorem 4 na marami. Marami, tapos maraming terms, tapos meron kang constant at saka variable. So, same pa rin yung gagawin. Ihiwalay mo lang yung constant sa variable. Yan. Tapos, sundin mo lang yung operations. Minus, plus, minus, plus. And then, integrate using the power formula. So, yun. Tapos, simplify. Actually, pag i-simplify pa natin to, magiging, ito, magiging cancel. Magka-cancel. So, x to the 5. Ito naman, magiging 2. So, 2x to the 4. Ito naman, magiging 3. So, 3x cubed. And then, ito magiging 1. X squared plus
7x. Okay? So, yun yung magiging general na equation or integral ng equation na ito. Okay? Dito naman, meron tayong square of x times x plus 1 over x. Actually, ang technique lang din dito na isa is to simplify, no? Simplify natin yung mga equation natin para ma-apply natin yung mga theorems na binigay natin kanina, yung 1 to 4 na theorems. So, ito, pwede natin i-distribute yung square root of x or x to the 1 half lang din yan, di ba? Yung square root of x. So, magiging x to the 1 half, yun, i-simplify natin, x plus x to the negative 1. Tapos, i-distribute mo, magiging x 3 halves kasi 1 half plus 1, magiging exponent mo ay 3 halves. Ito naman, i-distribute mo dito, magiging exponent niya is 1 half minus 1, so negative 1 half. And then, saka mo i-apply yung power formula. No? So, 3 halves plus 1 over 3 halves plus 1 equals 5 halves. Negative 1 half plus 1 over negative plus 1 is just x to the 1 half. So, ito yung negative 1 half plus 1, positive 1 half, plus yung constant na c. Tapos, simplify, 2 fifth x to the 5 halves plus 2 x to the 1 half plus c. So, ganun lang kadali. No? Yun lang, i-apply mo lang yung power formula, tapos simplify mo lang equation para mas mabilis, mas madali, mas simplified, ma-integrate mo siya ng term by term. Mas mabilis yun, no? Yung term by term na integration. And ano pa ba? Yun, isa pa lang yun, no? Power formula, mas madali lang kabisaduhin. Plus lang naman, no? N plus 1 over N plus 1. So I think yun na yun para sa first lesson natin. Ano pa bang magiging reminders natin? Wala na yata, no? So, anyway, yun yung first lesson. Sana ay clear naman yung pagka-explain natin. Pag merong mga hindi masyadong or may mga masyadong may mga confusing, hindi masyadong maayos yung pagka-explain, lalo na sa mga students ko, no, PM kayo or huwag kayong mahiyang mag-chat sa GC or mag-comment agad sa YouTube. Yung previous na students ko last time, doon talaga nag-comment sa YouTube. No? Merong mga ibang mga pili-piling students na doon sa video comments mismo nag-comment, tatanong. So, okay yun na ano, no? At least nakikita ko or na nalalaman ko na saan yung may mga medyo ano. And di naman perfecto yung pagka may mga mali-mali din minsan, so mas okay na pansinin nyo na agad, tapos sabihin nyo sa akin. So, I hope may natutunan kayo ulit na sa discussion natin ngayon. And yun na yun. No? Thank you sa pakinig at sa panonood. So, see you again sa next na